Magandang araw po mga kasipit. So guys, ito magtuturo ako ng kung paano magsimula ng crayfish farming. Gamit lang yung mga kahit maliit lang na concrete na na pond. So, yun guys. Yung una kasing ginawa namin, bago talaga kami nag-order ng mga crayfish, ginawa namin, nag-research kami sa sa YouTube, sa Google, lahat parang inaral muna namin bago kami nag-order. Tapos nung nag-order na kami, saka pa kami gumawa ng pond namin. Kasi nag-search pa rin kami kung paano gawin, kung gaano kalaki. Ngayon kung konti lang naman katulad ng sa akin, mga 18, mga 15, kahit lang, kahit 2x4 na concrete pond. Pero yung iba naman, hindi naman lahat concrete pond, pero ito yung gagawin natin, concrete. So, ayun guys, 'yan. So, ipapakita ko sa inyo 'yan. 'Yan yung pond ko. Medyo maliit lang 'yan pero may mga tatlong patong na semento 'yan. Tapos ang ginawa namin, hinaluan namin ng Sahara yung yung semento. Parang 1:1 yata 'yan. Basta nakalimutan ko. Tapos 'yun yung semento na may Sahara, 'yun yung ginamit din namin pang finishing. Tapos yung last, nilagyan pa rin namin ng Sahara yung finishing na yung makinis na talaga. Tapos yan, nung natapos na, nung natuyo na lahat, okay na, tinry namin lagyan ng tubig. Ngayon, para mawala naman yung yung meron kasing chemical yung semento. Pag nilagay mo agad na may chemical pa yung semento, pag nilagay mo yan, baka mamatay lahat ng crayfish mo. Ngayon, ang ginawa namin, nung sa una kong vlog, kung makikita nyo, ginawa ko, hinugasan ko ng, nilagyan ko ng suka, yung yung kasi yung napanood ko sa YouTube din. Nilagyan ko ng suka yung semento, pagkatapos nilagyan ko ng tubig, and then, nilagyan naman namin ng tinadtad na puno ng saging. Yung bani yung tawag sa amin dyan Bisaya. So, yun. Mga tumagal yata ng 4 na araw o yung medyo matagal-tagal na mga isang linggo. Mas maganda isang linggo. Sigurado na talaga na wala na yung yung chemical niyan. And mag-ano rin yan Parang tutubuan rin yan ng molds, ng fungus. Ewan ko, nakalimutan ko. Pero, parang may tutubo rin dyan na, yun, malalaman mo na wala ng chemical kasi may nabubuhay na ng mga, microorganisms. Nakalimutan ko yung pangalan, pero meron yan. Tapos yun, i-drain mo lang. Wag na wag mong sasabunan. I-drain mo lang yun. Linisin mo. Pagkatapos, bago ka muna maglagay ng crayfish, i-ano mo muna, patagalin mo muna yung tubig, i-stack mo muna yung tubig, lagyan mo na rin ng aerator tsaka water pump, o kung yung meron ka. And dapat may filter yung water pump mo, para hindi naman masyadong marumi. So yun, mga ilang araw, and bago mo pala ilagay yung crayfish mo, yun, may ilang araw, di ba? Siyempre, may lumot na rin yan. Pero, bago mo ilagay, pagdating ng order mo, nakabalot pa yata yan ng plastic, mo muna, parang yung sa mga fingerlings ng tilapia, nakalipot na yung tawag, para masanay sila sa lamig o sa init ng ng tubig. Ilagay mo muna yung plastic nila bago mo talaga sila i-submerge mga 30 minutes or 20 minutes bago mo muna sila bitawan talaga, pakawalan talaga sa tubig. So, ayun guys, sa mga may tanong, kung yung mga tanungan nyo, mag-comment lang kayo, and please
follow our subscribe to our channel and guys paki-like na rin yung mga videos namin. And salamat guys. Next time mag-update ako kung paano naman mag gumawa ng kahit yung sa aquarium lang. Parang ganun process pa rin guys. Okay. Thank you.